Magandang umaga mga kabarangay, welcome po sa aking channel. Ang gagawin ko po ngayon, itong bumper ng aming sasakyan. Makikita nyo po ang UP sa bumper. Nangyari po dyan nung nag-parking ako sa gilid ng kalsada, mayroon palang putol na simentong poste. Dahil sa mababa siya, di mo makikita sa driver's side, kaya nung palis na ako, tumama siya sa bumper at mabuti na lang sa gilid tumama. Dahil kung sa gitna, sigurado malaki ang damage. At ngayon, susubukan natin na ayusin ito. Ito naman, ginamitan ko ng zip tie dahil nawala yung mga plastic clip nung bumangga, kaya papalitan ko na lang ito mamaya. Tanggalin na natin itong zip tie para maayos na natin itong bumper. Medyo masikip dito sa ating pag-ayos, kaya kailangan sigurong tanggalin itong gulong para walang sagabal. Subukan nating itulak ng kamay kung kaya nating itulak. Baka madala sa tulak. Medyo hindi kaya, medyo matigas yung plastic. Ang hirap itulak. Ito na po ang ating gagawin, maglalaga po tayo ng tubig para gamitin natin dun sa matigas na plastic. Baka gumana. A few moments later. Ayan po, kumukulo ng ating tubig. Ngayon po, gagamitin na po natin to dun sa ating matigas na plastic.
effective po yung ating mainit na tubig at hindi lang po maalis yung mga gasgas at may konting yupi, pero naibalik po yung dati niyang itsura, nawala po yung yupi. Epektibo po. Ngayon po, lagyan naman natin ng tire black itong plastic na ating inayos para magmukhang malinis at bago, dahil nakakapagpaganda rin po itong tire black sa mga plastic. Ayan po, mukhang bago na yung ating plastic kahit hindi po natin maalis yung gasgas dahil nakaukit na yung gasgas. Pero ayan po, maganda na ulit. So yan po mga kabarangay yung ginawa natin ngayong hapon, DIY. Inayos natin yung UP nating bumper, yung plastic bumper. Gamit lamang po yung isang takure ng mainit na tubig. Ito lang po yung ginamit natin. Dahil gaya po kanina, sinubukan natin ng mano-mano. Kahit anong pilit nating itulak yung plastic, hindi po siya matigas masyado. Kaya naisipan kong gamitan itong tubig na mainit. At trinay na rin natin dahil nakikita rin natin to sa mga video sa YouTube. So trinay ko, epektibo po. Lumambot na po yung plastic bumper, naitulak na po natin. So pwede naman po siguro to sa mga sa hood, basta yung kaya pa nung mainit na tubig.
So try nyo po kung mayroon kayong problema ng gaya ng nangyari sa akin. So kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, pakiclick na lang po yung like, share, and subscribe, pati na rin po yung bell para ma-notify kayo kung may bago na naman tayong video. Sana po may natutunan kayo sa aking video ngayon at simpleng step by step lang naman yung ginawa natin, kayang-kaya natin gawin. Maraming salamat po.